From this to this. Good day mga chinggu! In for today's video ay magre-renovate nga ako ng kaunti. Matagal ko na nga itong gustong i-renovate kasi wala pa talaga akong budget para pambili ng kung ano-ano mga abubot na pwedeng ilagay dito. And sa wakas, dumating na ngayong araw na inaantay ko. This is it. Wallpaper nga ang unang ilalagay ko dito kaya kailangan ko munang tanggalin yung mga nakakasagabal dito sa may dingding. Sobrang nai-stress nga ako sa part na ito kasi kahit anong linis ko talaga ay pakiramdam ko ay hindi talaga siya lumilinis sa paningin ko. Yung tipong nakailang ayos na ako dito pero wala talagang nangyayari, pakiramdam ko ay makalat pa rin talaga. Bukod sa pagbubundok ay taong bahay talaga ako kaya pag nasa bahay ako ay wala na akong ibang ginawa kundi mag-imis na mag-imis. Disadvantage din kasi kapag naka-hollow blocks at saka hindi finish ang dingding kasi kahit anong walis mo ay talaga namang napakalikabo. At saka nung nakaraang bagyo nga ay tumagos talaga ang tubig ulan dito sa loob ng aming dingding. Kaya pag nagkaroon talaga kami ng budget ay talaga namang ipapa-finish na namin are. Kaya naman nung magkaroon ako ng kaunting budget ay bumili muna ako ng wallpaper pansamantala. Marami rin akong napapanood na kahit hindi pa finish itong inyong dingding ay talaga namang didikit daw ito. Nagwalis na nga ako ng kaunti dito sa mga hollow blocks na are para naman kahit papano'y mabawasan naman aring mga alikabok. Nagsuot na nga rin pala ako dito ng mask dahil kapag sobra-sobra na talagang alikabok na aking nalalanghap ay talaga namang sobrang malalang sipon na are. Ilang beses na ang nangyari sa akin ang ganoon kaya naman talagang nag-iingat na ako ngayon. Gumagamit nga ako diyan ng martilyo para tanggalin ang mga nakaumbok na semento. Nahihirapan kasing dumikit ang wallpaper kapag maraming nakaumbok kaya ayan naman tinatanggal ko na. 100 pieces na wallpaper bricks ang binili ko dito sa halagang 500 plus kaya kung gusto niyo check out niyo na, ilalagay ko 'yung link sa comment section. Kaya sabi ko nga, ang may bahay na walang budget sa wallpaper ko makapit, charis. Sobrang naawa pa nga ako kay Kuya Ryder kanina kasi nung i-deliver niya ito ay talaga namang basang-basa siya. Maigi na nga lang at i-deliver ito ni Kuya Ryder dito sa aming bahay kasi may isang rider na hindi na i-deliver, iniiwan na lang doon palibasay bayad ng araw. Gumamit na nga rin ako dito ng stick glue kasi ang unang dikit ko ay hindi kumapit palibasay basa itong aming hollow blocks. Pero kung meron pa kayong extra budget para sa stick well na tinatawag nila, kung hindi ako nagkakamali, mas maganda daw yun. Maigi na nga lang at dumating na itong aking wallpaper para kahit papano naman ay meron na akong mapaglibangan sa buong maghapon. Noong una ay nahirapan nga akong maglagay nitong wallpaper kasi talaga namang dumidikit sa mga kamay, napakahirap tanggalin. Mabuti na lang kahit papano ay nakaisip ako ng tricks kaya kahit papano ay medyo naging madali itong aking ginagawa. Sobrang ang ganda talaga sa mata nitong white wallpaper bricks na ito kaya naman talagang napapawaw ako. Sobrang excited na nga ako dito sa aking ginagawa kaya naman samahan niyo ako hanggang sa dulo nitong aking video. Sobrang tagal ko talagang inantay na malagyan talaga ng wallpaper itong aming hollow block. Sobrang maalikabo kasi talaga ito lalo na kapag hindi pa talaga finish. Pagkatapos kong i-decate itong mga wallpaper ay nagwalis nga ako dito dahil napakarami talagang alikabok. Hindi pa rin pala nalalagyan ng hamba itong aming bintana kaya naman talaga namang mayroong bumigay ditong semento. Ibig kong sabihin, hollow blocks pala. Isa sa dahilan kung bakit gusto ko talagang maglagay nitong wallpaper kasi naglalaglagan talaga aring mga hollow blocks lalo na kapag hindi pa nga finish. Pagkarating na pagkarating nga ni Yubo dito galing bundok ay napawaw nga siya dito sa aking ginagawa. Dumating na nga raw itong aking product. At nagustuhan niya nga rin ang naging resulta nitong paglalagay ko nitong wallpaper dahil maganda naman talaga ang kinalabasan. Sabi pa nga dito ni Yubo, paano daw kapag i-finish na itong aming dingding, mahihirapan daw akong tanggalin aring mga wallpaper. Sabi ko nga sa kanya, ay wag na siya mag-alala, hitgan lang ang katapat niyan dahil napanood ko na yan. Alam ni Yubo na matagal ko nang gustong lagyan ng wallpaper itong aming dingding, kaya naman talagang masayang masaya siya para sa akin. Mas maganda kasi at mas madali ang pag-aayos kapag maganda talaga ang iyong dingding. Mabuti na nga lamang at tama lahat ng item na in-order ko pa sa Orange App. Maraming beses na akong umorder sa Orange App, kaya maraming beses na ring mali ang dumarating na item sa akin. Kaya sobrang thankful talaga ako na tama lahat ng dumating ngayon pati ang kulay. Isa lang ito sa mga renovation serye dito sa aming munting tahanan kaya follow me for more. Naglagay na nga din ako ng LED light para naman mas lalong maganda ang outcome nitong aking ginagawa. Kaya naman ito na ang before and after. Sobrang kinilig nga ako dito nung makita ko ang naging outcome nitong aking ginawa. Iba talaga kapag timputi, talaga namang napakagandang tingnan. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Thank you so much for watching. God bless.